Nagsorry si Aglipay. Ay, naku, kong Aglipay naman kasi, te. Hindi ka marunong makinig. Sabi na nga ni Pangulong Duterte, pagbayarin ng ABS-CBN sa mga utang, kalkalin lahat ng mga utang dyan. Anong ginawa mo? Tinigil mo. At sasabihin niya, oy, katigan niyo ito, hindi ganyan si Presidente. Sa aking pagkaalam, walang ganyang ginagawa si Presidente. At kahit itanong niyo yung mga malalapit kay Presidente, never nilang ginagawa yan, mang influence ng hindi nila jurisdiction. Kasi si Presidente, ano yan eh, stick yan by law. Oh, dito ako, executive ako. Tingnan mo ginawa niya sa ABS-CBN. Anong ginawa niya? Niratrat niya na niratrat ang ABS-CBN. Prak. Kayo may ABS-CBN, kaya mo bagay, blah. Oh, pagdating ng botohan ng Congress, ano sinabi niya? It's the Congress part. Hiwalay, independent ng Congress from the executive. O, di ba? Yan ang sinabi niya. Hindi, alam ko talaga, personally, alam ko, okay, na hindi siya nangialam nung panahon ng botohan ng mga congressman sa ABS-CBN. Alam ko yon personal, kasi tinatanong ko talaga doon sa... Basta, tinanong ko kung talaga bang tinawagan para patigil. Hindi ho talaga eh. Ano lang ang ginawa ni Presidente? Si Dabi lang niya. O, ako, ayokong tumuloy yan. Bahala kayo kung makinig kayo, hindi. O, tingnan nyo. So, sa akin, yung mga nag-iisip na kaya lang naman tinuloy ni BBM dahil kasi ganito-ganito, yung hawak na yung korte, hindi ho, hindi ganun si Presidente. Yun lang po. Okay? Air Services Incorporated noong taong 2000. Tinanggal nyo yung guarantee. The bridge loan facility and peso loan facilities shall be deemed released and the bridge banks and peso lenders shall have no further recourse against such benpress guarantees. Yan lang ho ang pinanghawakan niyong collateral, tinanggal niyo pa. Is that correct? Sir, based on the records available, appears that the board... Attorney Jong, it does not appear. Kawawa. Alam mo, naawa ko dito. Ah. Bakit? Eh kasi tama naman sinabi niya na, hindi ko panahon yan, sir. Eh. Kaya lang you cannot say that eh. Nung hindi mo panahon yun. It was done. It was approved by the board. It was approved, yes sir, by the board of directors of DBP. Exactly. Why? I was not there. I know. What I'm saying is, kasama kasi ito to institution. Yun ang problema eh. Kasi in-approve daw ng board na ganitong klase yung... Yung utang ay binabanan todo-todo, kahit mali-mali na. Ang problema, hindi naman yung DBP natin ngayon yan eh. Yung nakaraang administrasyon pa yan eh, di ba? So, ang nasisisi ngayon, itong mga nasa DBP natin ngayon, which is, hindi mo naman pwedeng sabihin na, sorry sir, hindi ko pa panahon yan. Kaya lang, you have to explain. And you have to be true. Totoo ba o hindi? O, di ba? So, ngayon, laglag sila. Dahil dalawang dekada na ang nakakalipas, ipapatawag ng komite sa susunod na pagdinig ang mga nakaupong opisyal noon ng DBP. Nag-ugat ang... So yun, maganda yan. Papatawag na yung mga opisyal noon. No? Yan ang dapat talagang gisain dyan. Ay nako, alam nyo... Ito yung masasabi ko. Depensor lang malakas. Isipin mo ha. Isipin nyo itong... Ito ha. Hindi ko maintindihan kung hindi nyo pa rin maunawaan ngayon. Ha? Yan yung hearing na tinigil ni Aglipay. Oh. Na nilabanan ng nilabanan ni Depensor. Oh. Diniscuss natin dito, pati yung talakan nila dyan sa plenary na panood ni Presidente. Oh. Ano, anyari? Hindi ako malakas. Si Depensor lang ang malakas. Ano nangyari? Ha? Ito, hindi binalita ito ng ibang mga channel. Oh. Ito lang naman ang nangyari para malaman nyo lang. Oh. Ito ang nangyari. Pinabulaara ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang alegasyon na maray protektor ng pamilya Lopez, si House Speaker Lord Alan Velasco, mismo si Committee Chair Representative Michael Aglipay, nagsorry kay Pangulong Duterte. Nagsorry si Aglipay! Ay, naku, kong Aglipay naman kasi, te! Hindi ka marunong makinig. Sabi na nga ni Pangulong Duterte, pagbayarin ng ABS-CBN sa mga utang,
kalkalin lahat ng mga utang dyan. Ano ginawa mo? Tinigil mo. Ano ka, te? Ano ka? Ano ka? Hindi, oh, di ba? Anong ginawa mo? Wala kang discernment? Aba, hindi ka dapat maging congressman kung discernment lang, wala ka pa. You should be sensitive. At maintindihan mo kung ano sinabi ni Presidente. Ayan, tuloy, sorry ka. Kasi dahil sa delay sa pagdinig ng kamera tungkol sa may utang ng naturang pamilya, may ulat si Daniel Manalastas. Dispensa agad kay Pangulong Rodrigo Duterte ang hiningi ni House Committee on Good Government and Public... Kakahiya yan, no? Congressman ka ngayon, hingi-hingi ka ng tawad eh. Alam mo naman co-equal branch kayo. Sa totoo lang, ha? Co-equal branch kayo. Bakit ka humihingi ng tawad ngayon? Kasi alam mong napanood yung ginawa ninyo. Oh, di ba? At the same time, hindi ko si... Wala akong ano eh. Kasi nandun lang tayo sa tama. Ang ito naman yung point ko. Naaawa tuloy ako sa kanya. Bakit? Eh baka napag-utusan lang eh, Nino. Sino pa ba uutos dyan? Oh, sino pa uutos dyan? Siyempre yung pinaka-leader niya nag-appoint sa kanyang chairman dyan. Si Velasco. Oh, ngayon pagtatanggol niya si Velasco. Hindi mo ba nakikita na dahil sa eh, kung sino man na nag-utos sa'yo, ha? Kung sino man na nag-utos sa'yo, eh kung meron man ha, kung meron man nag-utos sa'yo at kung sino man yung nag-utos sa'yo, eh tanga. Yun lang masasabi. Tanga lang naman. Hindi ko sinasabi kung sino yun, ha? Hindi ko rin sinasabing ikaw. Okay? Kung meron man. Pero kung wala, eh di walang tanga. Ganun lang naman yun. Accountability Chairperson Michael Aglipay. Matapos... Nawa tuloy talaga ako sa kanya, eh. Pansamantalang sinuspinde ang pagdinig ng kamera ukol sa umano'y utang ng pamilya Lopez. Paliwanag ni Aglipay, hindi naman pinatigil ang pagdinig ng kanyang komite. Mr. President, I am sincerely sorry and may I humbly request for your forgiveness for the inconvenience that we may have caused you by reason of these hearings. Dinepensahan din ni Aglipay si House Speaker Lord Alan Velasco. At diba ho, pa, ang sakit nun. Sa totoo lang, ako naawa kay Congressman Aglipay. Ha? Hindi ako galit sa inyo. Naawa pa nga ako sa iyo. Kasi alam ko, you just followed somehow an instruction na stop muna itong pagdinig dito. Diba? Sino ho ba nagsabi niyan? Mismong si Senator, ay si Senator. Laging Senator Defensor ang naiisip ko. Mismong si Congressman Defensor ang nagsabi na lahat ng mangyayaring hearing sa mga komite ay kailangan dumaan sa Secretary General dyan sa Kamara na hawak mismo ni Velasco. Hindi ko sa akin ang galing yan, ha? Nanggaling niyan kay Congressman Mike. So ibig sabihin, dumaan niyan kay Velasco at alam niya na ipatitigil. May problema talaga tayo. Ang komite sa mga aligasyon na sila ay protektor ng mga Lopez. Sabi ng kongresista, isa lamang daw itong malaking kasinungalingan. Mr. President, it is most unfortunate that you may have been misinformed by people who wish to bring down Speaker Lord Alan Velasco and this committee. The allegations that Speaker Velasco and this committee are protectors of the Lopezes are nothing but absolute lies made with malicious intent. Yun lang ang reason niya. Misinformed lang daw si Presidente na si Velasco ay protector ng mga Lopez. So, can I hear more? Can I hear more? What's your reason? Parang wala. So, ganun lang? You just deny it. You don't have any arguments on bakit mo naman nasabing hindi siya protector. Wala akong sinasabing protector si Velasco, ha. Wala akong sinasabing ganyan. Pero that's the way people are concluding since you stop pagdating kay Lopez. 'Di ba? So merong evidence na nagba-back up dun sa ganung klaseng logic na si Velasco di umano daw ay protector ng Lopez. There's an evidence presented by people. That's why people concluded that way. That opinion na siya ay protector ng mga Lopez. They have reasons. They have evidence. Sabi nga naman ng mga tao. Kaya sila nag-conclude. Hindi ho ako, ha. Mga tao ho. Ngayon, if you want to say wala kang katotohanan na siya ay protector ng mga Lopez, sana you presented a logic or an argument. Why do you say so? Diba? Ganun lang ho kasimple.
Ganun lang yung kasimple. Inungkat din ng mga kongresista ang umano'y pinasok ng pamilya Lopez ng mga utang sa gobyerno sa mga nakalipas na taon. Ang tingin ng ilan, tila hindi hinabol ng DBP ang mga utang. Sabi ng DBP, nakasingil naman daw sila. Ngunit para sa ilang kongresista, may mga pinautang na wala namang collateral. So sa mga tweet, at least in my interpretation, wag na po kayo, laway para sa akin. Walang ibinigay na collateral, yung kanya lang pagkatao. Ang hindi naman laway, face value. Face value. No sir. Ano pong collateral? Hindi. Hindi naman daw laway lang ang... Hindi kasi, di ba? Pag magpapautang, dapat may collateral.